Good day po mga boss, Nab Customs po. Ayan, meron pong nagtatanong sa atin, bakit daw nagkakaroon ng langis yung spark plug? Well, marami pong dahilan yan, pero dapat i-troubleshoot natin maigi. Aalamin natin kung talaga bang langis o oil. At kung saan ba nanggagaling yung langis, sa taas ba o doon sa loob mismo ng cylinder ng engine natin. Ituturo ko po sa inyo paano natin malalaman kung saan nanggagaling yung langis at ano yung cost ng langis. Pero bago yan, syempre po, hit nyo muna po yung subscribe button and yung bell icon para po updated kayo sa mga videos na ilalabas natin. And syempre, like and follow my page po, Nab Customs sa Facebook po. Hit nyo yung notification bell para po updated kayo kung nasaan ako at makapanood kayo pag nagla-live ako. Ayan, so simulan na po natin. So pagka meron pong nagtatanong sa atin at nagpapatulong about dyan sa paglalangis ng spark plug, ang una ko pong tinatanong muna ay kung saan ba nanggagaling ang langis. Saan nila nakikita? Dito lang ba sa labas ng spark plug o dun po sa loob, dito sa may tip? Ayan, kasi po, pag dito po sa labas ng spark plug, dito lang, o kahit sa thread lang, pero wala dito, tuyong-tuyo dito sa loob, usually po, ang pinanggagalingan lang po naman yan ay dito sa taas. Meron po yan spark plug oil seal, etong bulb cover. Maaring sira na po yung spark plug oil seal, kaya dapat nyo na pong palitan or i-reseal lang po. Habang tumatakbo po yan, syempre, aakyat po yung langis at kung sira na po yung spark plug oil seal, makakapasok po yan dito sa butas. At dun po, dediretso yan sa ilalim. Nandun yung spark plug tsaka yung high tension wire. Ayan, at pagka na dumami na yung langis dun, syempre mamamalya na po yan. Hindi na po yan makakaburn, hindi na makakapag-produce ng spark. Lalo na po pag wala na tong rubber na to. Ito po kasi yung nagpapasikip dyan para hindi makapasok ang anumang ano dun. No? Ayan, tsaka hindi makatalon yung kuryente dun. Lalo na pag wala po yan, pag pumasok na po ang langis, bang umaandar po yung sasakyan ninyo, syempre makakalusot ng makakalusot ang langis dito at maiipon dun sa ibaba, which is dito po yun. Nandun po kasi sa ilalim tong spark plug. And then habang napupuno yan, matatabunan na po ng langis dito. Hindi na po maganda yung magiging contact ng kuryente. And kadalasan, pag napuno na po yan, pag naabot niya na to dito, yung langis, talagang hindi na po yan makakapag-produce ng spark at hindi na makakasunog. So yun po yung dapat nyo munang alamin. Kung dito ba sa may ilalim niya nanggagaling yung langis o dito sa ibabaw. Ayan, pag dito po sa ibabaw, again, palitan nyo lang po yung spark plug seal. Sa mga GA engines po, nandito po yan sa bulb cover nakalagay. Kayang-kaya nyo nga pong i-DIY to. Ayan lang po, oh, yung mga yan. In time, nagtututong po talaga yan at nasisira, nadideform. Ayan po yung mga papalitan lang ninyo. Spark plug oil seal. Mura lang po yan, nasa 150 yata isa. Ayan. Kung papalitan nyo yung isa, syempre babaklasin nyo yan. Palitan nyo na lang po lahat. So, yun lang po ang magkukost ng oil dun sa loob. Pag dito lang po siya sa outer o upper part ng spark plug. Ayan. Ngayon, yung iba naman po, dito daw nagkakaroon ng langis dito sa may thread. Baka ganun din po yon. Pagtanggal nyo ng, ano, ng spark plug, syempre may oil pa rin doon. Habang tumatagal, nakakapasok siya sa may thread. Or di kaya, pagkatanggal ninyo ng spark plug, hindi naman po matutuyo yung langis dyan. Halimbawa, nagpalit kayo spark plug o kaya lilinisan ninyo para mag-tune up. Ayan, pagbalik ninyo, hindi naman po mauubos yung langis doon sa may thread. So, pagbalik ninyo, meron na pong langis dito at hindi po yan basta-basta natutuyo, syempre. Ayan, so baka yun lang po yun. Ngayon, pag dito po sa tip ng spark plug, ayun po ay maaring galing na po sa internal ng engine at kalimitan po niyan ay palitin na po ang piston ring. Lumuluwag po yun, nakakalusot na ang langis kaya nagkakaroon po ng langis dun sa loob ng cylinder. Pero, ayan, eto, dito maraming nadadali. Tignan nyo pong munang maigi, which sinabi ko na rin to sa mga ibang live ko at sa mga ibang videos ko. Tignan nyo munang maigi kung langis nga ba. Amuyin nyo po kung amoy langis nga ba na sunog o amoy gasolina tsaka carbon. Kasi po tulad po nito, nag-carbon na ito. Pag nagkaroon po ng gasolina to, syempre magiging kulay brown o itim na basa. So mapapagkamalan natin na oil. So amuyin nyo po muna, baka naman gasolina. Pag gasolina po yun, ibig sabihin hindi siya nakakasunog. At marami pong cost nun. At magkukost din po ng palya yun. Pag hindi nakakasunog, una nyo munang titignan yung spark plug. Baka naman pundido na, hindi nakakasunog ng maayos. So titignan nyo syempre yung high tension wire. Baka naman mahina na yung spark or hindi na nag-spark at all. Hindi na siya makapagbato ng kuryente. And then yung maaring cost din po, yung distributor cap.
niya, maninipis na yung mga ano niya, kaya hindi na balanse yung ano ng kuryente, bato ng kuryente, yung supply niya, yung pagko-convert niya, or maaring sa rotor ng distributor. Yan, may contact po kasi yan, yun ang habang umiikot yung rotor dun sa may distributor cap, yun po ang magsusupply ng kuryente. Ibabato niya na ngayon dito papunta sa spark plug. Ayun. Or pwede rin po, pagka ganun na hindi na maganda yung sunog ng ibang spark plug, pero sa ibang spark plug eh okay naman, maaaring din pong ignition coil, pero kailangan po muna syempre na ma-troubleshoot. And pwede rin po, lalo sa mga EFI engines, maaring yung fuel injector ninyo palitin na, or sira na, or meron leaking. Yan. Usually leaking pag maraming gasolina. Basta pag kung may gasolina po sa loob ng cylinder, ibig sabihin hindi siya nakakasunog ng maayos, or hindi nakakasunog at all. Ayan. At syempre, sa basic nyo muna sisimulan. Ayun nga po, kung sa injector naman ng issue, maaring O-ring lang, papalitan na. May mga videos naman po tayo nung pagtetest ng injector, panuorin nyo na lang po sa YouTube, hanapin nyo na lang dun sa YouTube channel natin. At syempre, pag may nakahanap kayo na videos na nakatulong sa inyo, i-share nyo po, kasi marami pong nangangailangan yan. Support na rin po para sa akin yon. Panuorin nyo lang po yung mga videos na yon para in due time, pag kailanganin nyo, may idea kayo kung anong gagawin ninyo. So, ayun po. Alamin nyo muna kung oil or gasolina. Amuyin nyo po. Ngayon, kung oil po talaga, sigurado kayong oil, doon na po kayo mag-focus. Mag-compression test na po kayo. Once po kasi na may lumulusot na na oil dyan, lalo na kung marami-rami na, ibig sabihin nun, maglulus compression na po yan. Kasi luluwag na po yung piston ring. Lumuluwag na yan in time. Siyempre, subject to wear and tear naman po lahat. Kahit gaano katibay pa po yung engines ng sasakyan natin o yung parts na binili natin, urig man yan o hindi, subject to wear and tear naman po yan. Yun nga lang, siyempre, pag urig, mas tumatagal. Kaya lang, ang hirap na rin bumili ng brand new na urig ngayon. Ha, wala na yung mga gantong modelo na mga lumang sasakyan, wala na rin. Sa mga bago po, madami pa syempre. At yun nga, syempre pag urig, iba yung price niya. Mahal po talaga yan. Pero sigurado naman na magtatagal. So yun po ang i-test ninyo. Pag nakita nyo na oil nga rin talaga yon, magpa-compression test na po kayo para malaman nila kung ano talaga yung issue. So yun lang po. Maraming salamat po. Hopefully po may natutunan na naman kayo. And i-check nyo po maigi para naman hindi po kayo malo ko pag pina-check ninyo sa mga shop o sa mga mekaniko. And doon po kayo sa mga trusted na mekaniko. Marami po dyan. At hindi po natin maiiwasan ng mga manloloko. Pero may choices po tayo. So yun lang po. Hopefully po may natutunan na naman kayo. And support me by sharing the videos and sharing our page at saka yung YouTube channel po natin. Tandaan po natin lagi, what goes around comes around. Ayan. Kaya maging mabuti tayo sa isa't isa. Ayan. God bless po sa atin lahat, Nab Costumes.